Mga kapatid, problemado ngayon ang ating caller na si alias Eva. Paano ba naman ho kasi si Eva nasobrahan ho yata sa pagkagat sa mansanas. Ayan, humanap kasi ng, alam nyo na, humanap ng pag-aaruga sa piling ng ibang lalaki kahit na nga may 1 year na siyang ka-LDR o yung long distance relationship na nasa Dubai. Ang depensa ni Eva, hindi niya raw kasi sinabi sa 1-month-old niyang ka-workmate slash jowa nakabit na taken na siya. Mahal naman daw niya ang kanyang boyfriend na nasa Dubai pero hindi niya kayang tapusin ang relasyon nito sa kanyang secret relationship ngayon. Ayan, with her workmate slash kabit con boyfriend. Ayan, ang iba pang masasabi ni Eva, ito, itatanong na natin sa kanya. Eva, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Unang-una, maraming salamat sa lakas ng loob mo no, na tumawag sa amin dito, makipag-usap at magtanong tungkol dyan sa pinasok mong problema. Alam mo naman problema yung pinasok mo, Eva, ano? Opo, aware naman po ako. Aware na aware ka dyan. Ito ba ay first time na nangyari pa lang o matagal mo na rin nararanasan? Actually, first time lang po. First time to. Okay. Sige, yung boyfriend mo na nasa Dubai for 1 year, kailan mo pa siya jowa? Bali, last year po, nung naging kami po, February. Mm-hmm. Tapos, ayan, kaka 1 year lang po namin ngayong February. Uy, anong date ba? Happy anniversary. Naku, kaya ka ba tumawag? Nakukonsensya ka kasi nag-anniversary kayo, no? Tama? Parang ganun na po. Okay, sige, hindi ko na alamin kung ano yung date. Baka nanonood siya ron, matunugan ka na ng husto, diba? At matawagan ka. Pero Eva, okay, dahil nga sa nakukonsensya ka na, bakit naman kasi may pinapasok kang kwan, lalaki sa buhay mo? Oo, ba't may pumasok sa eksena ng story nyo ng boyfriend mo? Actually, ganito po kasi yan. Parang, siyempre, since LDR nga po kami, medyo mahirap din po yung sitwasyon. Mm-hmm. Tapos, madalas din po kasi kami nag-aaway. Palagi lang din kami nag-aaway. Tapos, ang hirap na pag nag-aaway kami, hindi kami totally nakakapag-usap ng maayos. Dahil? Kasi nga, malayo po kami sa isa't isa. Magkaiba yung oras nyo? Opo, magkaiba po yung oras po namin. 4 hours po kasi yung pagitan po nung nung oras po namin. Ano ba usually yung pinag-aawayan ninyo, Eva? Ano lang naman po, maliliit na bagay lang. Like, halimbawa, parang hindi agad ako nakapag-update. Tapos, minsan siya din ganun. Kasi nga, parang medyo nahihirapan kami gawa ng minsan yung gising niya, tulog pa ako. Yes. Tapos, yung pagtutulog na siya, paglabas niya galing trabaho, ako naman po is gising na po ako noon. So parang hindi po nagtutugma yung oras namin. Kaya okay, parang pero for namin. Oo, pero for 1 year, Eva, dapat nakapag-adjust na kayo dyan. Diba? Dapat alam nyo na na, okay, after 2 hours pa siguro makakasagot itong si Eva at si Jowa. Ganun din naman siya. Dahil magkaiba yung oras. Dapat yung pa rin pinag-aawayan nyo hanggang ngayon after a year na nasa Dubai siya. Opo. Hanggang kasi, ngayon po yun parang. Oh, kasi there are sa tingin ko within a year nakapag-adjust na nga kayo at meron kayo kung magkakaproblema man kayo meron yung mga mas totoong problema na dapat ninyong ina-address, hindi lang yung inuurasan niyo yung bawat isa. So, I can say na medyo nasa immature na stage yung yung relationship ninyo. Yun at yun pa rin yung pinag-aawayan ninyo. Unless, syempre, hindi magkabigayan, Eva, at baka intentional na rin. Hindi ba intentional na ikaw ay, dahil hindi mo ba gustong bumitaw na sa kanya, yung totoo lang? Actually, yun din po yung inaano ko. Parang gusto ko na rin, since ako konsensya nga po ako ganyan, parang minsan naiisip ko na din po na parang bitawan siya, parang gusto ko ba ituloy yung relationship namin kasi parang ang unfair sa part niya na tinutuloy ko yung relationship namin tapos may ine-entertain po ko. May ine-entertain na katrabaho ka na. Oo. Ito bang katrabaho mo ay naniligaw pa lang o jowa mo na?
Hindi pa po. Bali, parang nagpaparamdam lang siya ganun. Kasi nagpaparamdam. So, kailan siya namatay? Ay, buhay, no? Buhay, buhay. Okay. Buhay pa naman. Opo. Bali, ano naman, sinabihan ko naman siya na parang hindi naman ako open na parang magpaligaw, ganyan. Yung nga lang, hindi lang din po kasi siya aware na parang may jowa po ako or may partner po. At bakit hindi mo sinasabi, Eva? Gusto rin. Parang ganun po siguro. Gusto mo rin siya. Ikaw ba? Siguraduhin lang natin, ha? Kasi it's February. Ayan, in a few days time, isa-celebrate na natin ang Hearts Day. Hindi ka ba nahihila lang nitong season at parang nangungulila sa pagkakaroon nyo ng long-distance relationship nung totoo mong jowa? Hindi ba? Naghahanap ka lang makakayakap, makakasama for this Valentine's Day, and then after that, wala na ulit. Sigurado ka ba? Actually, mahal ko po kasi yung boyfriend ko talaga kasi. Matagal na rin po kasi kami magkaibigan bago po kami naging mag-jowa. Okay. So, ayun. Parang... Kayo ba may tampuhan ngayon? As we speak, may tampuhan kayo ngayon? Wala naman po. Okay naman po kami. Mm-hmm. Pero yun nga, ngayong oras na to, tulog siya. So, hindi po kami nakakapag-usap. Pero... Yan. Okay. Sige, ganito, no? Sa tingin ko kasi, well... yan bang naniligaw sa'yo anytime soon, makakausap mo na ulit? Parang makakausap. Makakausap mo ulit sa trabaho, ganyan? Madalas ba siyang makipag-usap sa'yo? Opo, madalas naman po kami nag-uusap. Parang nagkakasama, gano'n. Madalas naman po. Kaya din siguro parang medyo nagiging comfortable na rin ako. Ayun. Talagang... Sinasya po yung lagi ka nakakausap. Alam mo, panalo talaga kung sino yung mas malapit sa'yo. Diba? Talagang ano yan eh. Kasi ito ay someone na mahahawakan mo, diba? Matatawag mo dyan, maaamoy mo. Yun talaga, yung masarap kapag malapit sa'yo, yung minamahal mo. Pero yung lalim ng relationship, hindi pa natin sigurado yan, ano? Pero ito lang, Eva, no? Wala namang nangyari pa sa inyo nito maniligaw mo. Linawin lang natin. Wala po. Talagang pumuporma pa lang, manliligaw pa lang. Hindi mo kasi sinasabi na meron ka ng boyfriend, right? Opo, yes po. So ano, anong decision mo sa ngayon na na-realize mo nga na baka nga nangungulila ka lang rin sa presensya, physical na presensya ng boyfriend mo sa Dubai? Yes po, hindi ko rin nga po alam eh. Kaya din po ko tumawag po. Hindi po ko ng advice if ano po ba yung dapat kong gawin? Parang ganun. Ganito. Mahirapan din po kasi ako mag-decision. Okay, ganito ha. With all due respect sa yung boyfriend na nasa Dubai, you just have to tell this other guy na naniligaw sa'yo na meron kang boyfriend. Okay? Okay po. Kaya mo bang gawin yun? Kaya mo kaya gawin? Kaya naman. Oo. Kaya naman po. Alam mo? Kasi parang... Kasi napaka-unfair naman sa kanya unless magbe-break kayo at i-open mo ulit yung sarili mo sa market, yan, na pwede kang ligawan, that's the right thing to do. Pero sa ngayon, 'di ba, hindi ka pa pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Magkaiba talaga na may offer yan. Unfair yan doon sa ka-LDR mo at mali napaka-pabor naman yan dito sa nagpapakilig sa'yo sa malapit. Kaya you be careful sa decision na yan. Hindi ko pakikialaman kung ano ang decision mo. Pero this is the best time para i-assess mo yung sarili mo kung ikaw ba ay para sa long-distance relationship o hindi. Dahil may iba talagang magkakarelasyon, nagiging dahilan yung long-distance relationship na yan. Kaya laliman nyo pa yung pag-uusap nyo nung iyong boyfriend abroad. Okay? Okay. Eva, laliman nyo pa. Ayan, yung mga seryosong bagay na ganyan, pag-usapan ninyo. Diba? Pag-usapan ninyo. Doon ang atensyon, doon ang tingin sa boyfriend, hindi dito sa nagpapakilig sa'yo, sa Gedli. Okay? Opo, opo. Ayan, subukan mo yon. Kapag kakinilig ka pa rin ulit doon sa boyfriend mo, baka nakakakilig lang kasi meron na ka-appreciate sa'yo dito sa gilid mo na malapit sa'yo. Pero you don't really have to entertain yung ganong klase ng mga tao. Okay? Okay. Maging strong ka para doon sa relationship ninyo. Alright?
Apo. Maraming salamat, Eva.